porsyon. Okay na po siya. Natutong-tutong na yan. Yan po ang masarap. Kano lumilinam-nam. At saka isa pa po. Hello po mga kaibigang OFW at yung mga hindi rin po mga OFW na mga nandito po sa Pilipinas. At dahil po kanina, nagluto tayo ng pinangat na pompano sa kamyas at kamatis ng lunch. Ngayon po gagawa tayong merienda. Kasi naalala ko po yung nanay ko nung araw, ang bango-bango umaga nagising ako, ang bango-bango niya, gumagawa raw siya ng ano, tinanong ko, inang, ano yung lulutong, mango, lalong ginutong. Gumagawa ako ng arroz valenciana. Ano kung arroz valenciana? Na mais, sabi niya. Meron ba ganun? Meron tayo gagawa, sabi niya. Tapos, ang sahog lang po niya, baboy lang, at saka itlog. Eh, nang iluto niya po, napakasarap talagang. Parang ayaw ko nang tigilan, nahiya lang ako. Sabi ko, kasi ang dami ko nakain talaga. Ngayon, yung pong ginawa ng nanay ko, in-improvise po natin na naglagay tayo ng mga maraming sangkap na parang arroz valenciana. Kaya ang gagawin po natin, ang tawag po natin dito, corn a la arroz valenciana. Ang sasahog po natin, eto na. Dahil mais po ang ating gagamitin, instead na rice, ito po yung lagkitan, tapos ito po yan, kinayod ko. Kasi baka sobrang malagkit po, nag-additional ako ng nitong hindi malagkit, yung sweet corn. Eh, ayos lang naman po. Kasi, kung malagkit na malagkit, magdidikit-dikit, kaya nagbalansi ako. Ang ginagawa ko po, ganyan po. Ayun po yung pinagkadkuran, lahat. Kinayod po ng manipis, nakita nyo ganyan, ayan. Ganyan, pakikita ko sa inyo lang para kung gusto yung magluto. Yan, layer by layer. Paikot lang po yan. Babalik-balikan nyo po yan. Pag naikot nyo na po lahat itong nakayod ng ganyan, tinira ko po ito isa para ipakita ko sa inyo. Ayan. Ayan. Ayan po siya. Ayan. O, ayan po, nag-abot na po tayo sa ano, yung mga labas niya na kayod na natin. Isa pa pong layer. Ayan, makukuha natin yan. Ayan po. Ayan. Ganyan po siya. Pabalik-balik lang po hanggang sa may laman siyang makukuha. Ayan. Ganyan po, oh, diba? Ayan. Sa pangatlo po yan, kakayuri na lang. Kasi bunot na ang ating makakayod. Ito, laman pa po. Ayan, oh, mga laman pa. Kita mo, meron pa po laman siya. Ayan. Ayan, pag nag-apot na sa pangalawang ano natin, kinakayod-kayod na ganyan. Ayan. Ayan, di nag-abot na po. Ito na. Ganyan naman po siya. Para hindi daw sayang. O, kita nyo? Hindi masasayang yung matitira niya. Yung atay daw, sabi niya, atay daw ng ano itong mais eh. Sabi niya lang, meron dyan atay ng mais, kakayurin mo. Ganun. Ganyan, sabi niya. Eh, ako po talaga mahilig magtututulong sa nanay ko dahil mahilig akong kumain. Eto, ganito pala magiging ano ko sa inyo, maisishare ko sa inyo. Ayan. O, di nagtagpos na po siya. Tapos na po siya. Magsasahog po ako. Eto, pinaano ko na yung baboy para mabilis. Inano ko na siya. Yung, hindi ko po siya pinakuluan ng tubig. Tinakpan ko lang, mahina apoy. Ayan, malambot na. Ipapry na lang po natin siya. Ngayon, yan po ang sahog niya. Maglalagay po tayo ng hipon. Ito, tinanggal ko yung ulo, tsaka yung bituka niya, sinundot ko na rito. Pinakita ko na sa inyo kung paano yan. Tapos, pusit. Ayan po. Tapos, maglagay tayong green peas, pasas. Ito po yung tahong. Pero hindi natin ilalagay yung balat. Kukunin natin. 1 kilo po ito. Yung dami, oh. Gagawin po namin sabaw. At dahil konti lang naman po, pakonti-konti sahog. Yun. Kita nyo, ang sarap-sarap nito. Oh, grabe. O, tapos, may patis, konting asin, tsaka paminta, bawang, sibuyas, konting carrots, at tsaka bell pepper. Yan. Ngayon, ito po. Lalakasan ko na ito para mailuto na natin, makain na natin.
Ito, hihimayin ko na po siya habang ating piniprito ng bagya yon. Ayan. Maliliit po siya pero maganda laman niya, mataba. Oh. Mabango kang ina, pina-steam ko lang po siya, walang tubig. Kinuberang ko, dahan-dahan apoy para hindi siya yung mabibigla, yung masusunog yung mga balat-balat niya. Ayan. Nako, napakasarap po nito. Grabe. Ganda ng laman niya. Oh. Maliit lang siya pero full ang laman niya, buo. Nako, sarap. Pag ganyan po umuulan, napakasarap po mag-isip ng mga kakanin na mag-crave ka talaga ng iba-iba. Uy! Ayan. Kasi medyo may tubig-tubig pa. Ayan. Sabayan po natin ng halo. Medyo ipapry natin ng konti para masarap. Ayan. Oh, eto po. Medyo napapry na siya ng konti dahil na parang hindi naman po siya nilaga pero dahan-dahan po apoy niya, kinover ko na may paminta at konting asin, ganun lang po. Yan, set aside muna po natin, hanguin natin siya. Susunod-sunod rin po natin ilutuin yung mga sangkap niya. Saka natin siya igigisa. Ito, sunod po natin si hipon. Yan. Ganyan lang po. Wala po akong minix kasi may baon ng alat yan. Ayan. Bango. Konti-konti lang kasi konti lang po yun. E pag pinagsama-sama natin, sangkap natin, ayun, tamang-tama lang yun. Lahat po ng bagay, pag sobra, hindi maganda, hindi maayos. Budburan ko siya ng konting paminta, lalong babango. Ayan. Ayan. Talaga naman pagka natikman nyo ito, lagi nyo iluluto. Ayan, ito po, luto na po siya. Lalagay ko muna siya din eh, sa gilid. Ayan. Ayan po, may baon na pong alat yan. May tamis-tamis na po yan. Tamo, hindi na tayo mag-a-add ng ano. Isusunod na po natin si pusit. Ayan. Ayan. Ako. Ang lalagay ko lang din po, paminta. Para patay ang lansa niya. Ako, ay pagkabango. Ako po, sarap. Sa amoy pa lang, alam na alam mo na ang sarap. Tatlong pusit lang po ito, nakabilay ko ng fresh na fresh. Gusto po kasi. Bilay ko na 1 kilo. Parang ginto ang presyo. Sabi ko, maluluto ako pa sa susunod yung iba. Kinuha ko lang yung 3 piraso. Kasi nga, totoo siya, pag napagsama-sama ito, ang dami niya. Oh. Alam ba ko? Ang sarap. Nakakaguto, mga amoy. Hintayin po natin siya na ma-absorb niya, nilabas niyang katas. Kasi yung po yung katas niya, yun yung lasa niya. Yung alat at saka tamis-tamis nandun. Ayan, tabi-tabi natin siya. Opo, kasarap. Ito po, at dahil na-absorb niya na yung kanyang kinatas na tubig sa katawan niya, ihanguin natin siya pag samasamahin natin dyan. Ngayon, ito, hindi na po natin to tatanggalin kasi nandyan ang lasa niya. Lagay na po natin si bawang. Yan. Ito po, medyo pumupula-pula na siya. Hintayin natin pumula yung bawang niya at siya, yan po ang nagbibigay ng linamnam dyan. Yan, sibuyas po, sibuyas. Yan. Yan, isabay na po natin yung bell pepper na konti. Yan. Tsaka si carrots. Yun. Ang bango. Sabay-sabay na po natin sila. Green peas. Yan. Tsaka si pasas. Konti lang. Konti-konti lang sila. Pinalambot ko na siya. Uy, sorry. Wow, ang bango. Kasya kaya ito. Ilipat ko sa isang malaking frying pan.
Kasya naman siguro. Pagkakasyahin. Ayan. At dahil atin po siyang iluluto, sabay-sabay na po yung maluluto. Ito na. Lagyan ko na siya ng patis. Ayun. Para tumalab na si lasa niya. Si paminta. Ayan. Ay, ang bango. Mayaman. Ayun. Ayan. Kasya. Pagkakasyahin. Pag hindi, ilipat sa malaking frying pan. Wow. Manyaman. Talaga naman masarap kumain kanin yan. Yan. Kasarap. Lulutuin muna po natin ito bago natin ilagay ang mga sangkap. At nandiyan naman po ang mga lasa-lasa niyan. Nasanay ako sa isa. Kasi nababalansi ko yung paghahalo. Ayun. Wow. Tanami. Naiimas. I-cover po natin hanggang sa maluto po siya. Kasi para po itong bigas. Alam niyo naman ang mais. Parang bigas din po yan. Yan. Cover natin. Pero hinaan ko apoy niya. Yan. Ito po. Ayan. Ating chichicken siya. Wow. Dinahandahan ko lang po ang apoy. Para hindi siya masunog. Nako, talaga rin naman napakasarap. Mimix ko na po siya. At luto na. Nako. Manyaman ka. Ayun. Galit-gat, bati-bati na naman tayo nito. Bahala na si Batman. Kumakatok si Sam, ha? Hin-hin kumatukan. Ayan. Naku po. Ayan, o lagkit. Lagkitan po kasi yung puti. Kailangan puti po gagamitin yung lagkitan. Kaya ako lang miniksan ng kulay yung sweet corn, hindi po siya lagkitan. Sobrang lagkit po pagka purong-purong lagkitan. Didikit-dikit po yan. Ayan, tama-tama lang. Naku po. Manyaman. Tikman ko po yung alat niya. Dahil ko-cover po natin at para mag-moist pa po yung iba po niyan, hindi pa masyadong luto yung mais. Ayan, hindi pa nga luto yung iba. Ayan, ako. Diyos me. Kanami. Galit-galit, bati-bati na naman tayo nito. Ayan, titikman ko siya. Titikman ko lang yung alat niya. Hirap naman itong malaki sandok eh. Medyo hilop eh. Ang sarap. Tama na po yung alat niya. Manamis na mis. Kukuberan ko po para tama-tama ma-absorb niya dahil kalalagay lang natin mga ingredients niya para ma-absorb niya lalo yung lasa niya. Sarap. Ito po atin siyang chichicken uli. Tatawa ako kay Sam. Ayan. Mahina lang po yung aking apoy kasi baka masunog. Ayan, ayan. Nausok-usok siya. Mainit sa loob. Ang bango. At kay kasarap. Diyos me, ano ba yan? Bahala na si Batman talaga. Ko eh, kasarap nito. Pag natikman nyo, parang ayaw nyo nang tigilan. Ganun ang dating ng lasa niya. Sa sarap. Ako. Winner na, panalo pa. Ayan, luto na po siya. Kaya bilingin natin, baka meron pang hilaw-hilaw na mais.
Kasi di po ba ang mais parang rice yan? Ayan. Kita nyo, konti-konti lang ang sangkap niya, pero pag pinagsama-sama, sakto lang. Nako, ang sarap po niyan iulam. Lalo umuulan, ayan, naririnig niyo po ba? Talaga naman masarap magluluto ngayon. Naaalala ko yung mga pagkain namin nung araw. Kaya ayan, isishare ko sa inyo. Pagkain po namin sa bundok. Mais na inaaros balin siya ang nanay ko, sinasahugan niya ng baboy. Hindi po kami nawawala ng baboy. Ang style po ng nanay ko nung araw, di ba naikwento ko na sa inyo, pag-uwi kami ng bundok, aas na niya yung mga belly, mga baboy na yun, nakasabit po yan sa tapat ng apuyan ng kalan. Gusto ko pong gumawa nun sa Bulacan, sa farm, para talagang smoke na smoke, talagang sarap. Yun po ang sahog. Lungganisa, nakabitin din ganun. Papatak-patak yung mantika niya sa tapat ng kalan. Ay, napakasarap po ng buhay na ganun. Tapos, ang amin pong ano, sandok, baon ng nyug, ginagawa ng tatay ko yun. Yan, nabiling ko na, kukover ko pa uli sa isang ano niyan. Ate na po siyang sisintensyan. Tapos, ang mangkok po namin noon, sabawan, bao rin po ng nyug. Kakat ng nanay ko, maganda yung baon ng nyug. Tapos, tatay ko, kikinisin niya, makinis-kinis yan. Namimiss ko po yung ganun. Gusto kong gumawa ng ganun. Sa baon ng nyug, hihigot na ganun. Tapos, yung medyo maliit lang bilog, pantimplahan ng kape naman. Kaping niluluto sa ano lang, nanay ko, yung binubusan niya yung mani, o kaya yung bigas. Pag naubusan ng kape na binibili, ang kape po nung araw barako . Yun ang pinabibili lagi, uso yung barako, tsaka Batangas. Hindi pa masyado Batangas yun, pero barako natatandaan ko. Pag naubusan po, kasi minsan dadayuhin ang tatay ko ng mga taga-bundok din doon, may mga baka-bakahan po kasi ang tatay ko doon, tsaka mga kambing . Meron siya 12 hektarya doon, meron siyang katiwala. E di siyempre, dadayuhin ho siya doon, pakapi-kapi rin nanay ko, naubusan. Di magaling naman po talaga sila mag-ano rin . Improvise . Nanay ko, tatay ko. Sabihin ni ama, Barang, Barbara po kasi. Magbusa ka ng bigas o kaya mani, gawin natin kape. Aba, sabi ko, ang bango-bango po nung ano, nung mani, tsuklati ang dating ng lasa. Asukal hindi nawawalan kasi kung bumili ang nanay ko, no, sako-sako. Dahil mahilig siya magluto ng kakanin, yan ang sinabi ng tatay ko, mag-iista ka niyan. Asukal, sako-sako po yun. Mura lang noong araw. Kaya yan po, naaalala ko yung mga ganyang luto na yan. Meron pa, lulusong kami sa ilog. Yung ilog, naku po, para talagang paradise noong araw. Dahil malino na malino, fresh water po yun, tubig. Tapos, daming linta. Yung hipon, dahan-dahan gumaga niya. Nako, ang lalaki. Tapos, meron din pong mga biya, may talangka, iba-ibang klaseng talangka. Gustong-gusto ko pong mabalikan. Sabi ng kuya ko, wala na yun, nalipol na yun nung araw pa. Ito po, daldal naman ako, daldal. Napapasarap ng kwento. Bako. Ay, nako. Patay ang diet. Nako. Ayan na siya, oh, naluluto na nga. Ayan, nagdidikit-dikit na naman uli siya. Kasi yung iba, nasa ibabaw, ayan. Naku, na, nagmumoist na yung mga sangkap niya. Kumapit na lalo. Kanina nga na hindi pa kumakapit dyan sa mais . Napakasarap na . Ngayon pa kaya? Naku. Winner na, panalo pa. Ayan, yung may mga mais po, maisan, kung saan man po kayo ng sulok ng mundo, gawin niyo po ito at hindi kayo magsisisi. Napakasarap po. Ayan. Tikman ko kung talagang luto na siya. Titikman natin. At ako, Diyos ko, parang ang sarap kumain ng kanin. Ako, manyaman kaayon talaga naman. Dami tikim. Parang sarap. Nalasa ako, medyo may hilo-hilo pang konti. Untayin na lang po natin konti. Kasi makapal siya.
Mahalo nga ulit. Oh, eto na po siya, oh. Okay na po siya. Nagtututong-tutong na yan, eh. Yan po ang masarap. Lalo lumilinam-nam. At saka isa pa po, pagka yan eh, habang nagtatagal, may natira sa umaga. Ang sarap. Halimbawa, sa gabi nagluto nanay ko, natira sa umaga. Ang sarap-sarap pa. Lalo sumasarap. Ayan na. Sisintensyahan na po natin. Napakasarap, grabe. Ayan, naka-ready na pala yung ating lagayan. Kuy. Special po itong ating recipe na to. Ayan, tamo, lagkit-lagkitan pa. Akin na po siyang sasandukin. Ayan. Gusto ko pa nga ito, may tutong-tutong kasi ginagawa nanay ko ganun, may tutong-tutong eh. Talaga naman lalong napakalinamnam. Ako. Manyaman. Galit-galit bati na tayo niya. Kasarap. Swabing-swabe. Winner na, panalo pa. Hindi ako mapapahiya sa inyo nito. Bagong recipe na galing pa sa nanay ko, pero in-improve ko po siya. Galit-galit ba tayo? Ang dami namin luto ngayon at busog na busog na. Ito po, sisintayin siya na po natin yung ating corn a la arroz valenciana. Ngayon, ito po, may soup pa po tayo. Kasi marami kong binilin tahong, sayang naman po yung sabaw niya. In-steam at saka kung lalagyan natin lahat yung tahong, over naman po, hindi po maganda. Kaya, ito po, titikman po natin. May soup na tayo, may ano pa tayo? Corn a la arroz valenciana. Ito po, naku po, sisintensya na po natin. Naglalaway na. Yung popcorn, ayaw tikman ni Mark. At nire-reserva niya ito. Ang sarap daw kasi. Nako, manyaman ka ayon. Ayan, oh, nako, oh. Ayan po. Ang sarap naman po talaga. Paano po? Galit-galit bati-bati na tayo. Ngayon, pag ito po eh nagaya nyo, talaga naman po uulit-ulit yung pagluto. Unang subo po para sa inyong mga OFW at yung mga nandito po rin sa Pilipinas, yung nakakasalubong ko po sa market, katulad kang ina, prinsesa ng kusina. Nagugulat ako, nakayuko. Lagi naman may babati sa akin, nakayuko ako, namimili ako ng mga binibili ko. Para sa inyo ito, mga kapitbahay ko lang pala sila. Ito po, tulo na po laway nyo. Sarap. Ibang-iba po talaga ang dating lasa. Sarap niya. Tama ng tingin ko. Doon na nag-umpisa. Hindi na dito. Tama lang po pala mag-mix tayo ng sweet corn kasi sobra siyang magdikit-dikit. Ito ang ating sabaw. Tinambangan ko na malunggay. Manyaman. Parang yung panlulun, sarap eh. Busit. Loko na nga. Suwabe. Ang sarap ng init ng sabaw niya. Tama-tama sa mainit na panahon. Kaya ito na. Kabahin niya nga yan. Nag-away niya. Magaling na po si Sam, kaya ganyan na yan. Ayun nga. Ang sarap. Malagkit-lagkit siya. Bagay po talaga, may sabaw. Sarap. Matunog pa eh. Mahilig po kasi ako sa sabaw. Kaya nang balat-balat. Sarap siya. Lambot. Kain na po kayo.
Nagluto kayo ng ganito, ang sarap. Ng ating arroz valenciana na corn. Para kang ayoko pa ilulun yung mga sangkap niya, linamnam yun. Bagay na bagay. Lalo ulan na ulan, may sabaw na ganyan. Ako, sabi. May malugay, pampagatas. Kasi hindi na tayo gagatasan. Ubeb na eh. Pinagrausan na ng panahon. Hindi na pwede maggatas. Sarap. Bagay talaga. Sarap nun. Ang linamnam. Nako, tutulo lang laway nyo. Magluto na po kayo. At dito, panalo na kayo, winner pa. O paano po? At yung aking mga kasama dito, gusto nang sumabay kumain. Napakita ko na sa inyo kung gaano kasarap at kung paano magluto ng ating corn ala arroz valenciana na recipe po ng nanay ko na in-improve ko na lang. Bye-bye po. Enjoy na lang po kami. Kayo rin.